Pagtatlaw ng kobra ay isang pangyayari na hindi lamang maaring kumitil ng buhay, kung hindi maari ding magpahirap lalo ng pamumuhay. Tulad ng nangyari kay Rudy de la Cruz, isang magsasaka ng San Juan de Mata, Tarlac City, na nabaon sa utang, nasanla ang bukid na sinasaka, at napilitang mangibang bayan ng kanyang asawa upang makaahon, matapos makomatose dahil sa tuklaw ng makamandag na kobra. Narito tayo ngayon sa Barangay San Juan de Mata ng Tarlac City upang kunin ang istorya ng isa nating kababayan na kung hindi sa maagap na pagdadala sa kanya sa ospital ng kanyang may bahay, marahil ay binawian na siya ng buhay dahil sa tuklaw ng makamandag na kobra. Kasama natin ngayong araw na ito si Zuma Haring Ahas. Kaya po ako sumama rito para po makita natin at match-up ko natin dito po sa kanilang barangay, dito sa kanilang kapaligiran kung gaano pa karami yung mga ahas. Kung sakali po na may mga ahas pa po sa paligid, yan po ay magandang senyales na healthy pa po ang ating environment. Anong nangyari? Paano ka nakagat ng ahas? Nagagapas ako kasi, sir. Kaya lang, nung gusto ko nang umuwi, may nakita akong talahib. Ginapas ko ulit. Para saan po yung talahib? Pang kubo-kubo po. Kaya lang, doon ako natuklaw. Hindi mo naman nakita yung ahas na tumuklaw sa akin. Paano nyo nalaman na ahas yung nakakagat sa inyo? Doon na lang sa ospital, sir. Ang alam ko, sir, daga ang kumagat sa akin dahil yung daga na apakan ko. Yung inangat ko yung paa ko, tumakbo yung daga. Kaya ang alam ko siya ang kumagat sa akin. Sabi po ng mister nyo nung una, nakagat lang siya ng daga. Apo. Paano ninyo nalaman na hindi pala daga? Hindi po niya alam na may kumagat. May nakita siyang daga na lumundag. Kaya ang alam niya nung mahapdi na ang alam niya, daga yung nakakagat sa kanya. Wala siyang nakitang ahas. Hindi rin niya naramdaman na may kumagat sa kanya, parang ganun. Nung mahapdi na po at dumugo. Ibig sabihin nung nakagat siya, wala siyang naramdaman. Wala pa po. Paano mo naisip na nakagat pala siya ng ahas? Iba na po kasi yung itsura niya . Iba na po yung itsura niya, tapos inaantok siya na sabi niya, ginanon niya yung mata niya, inaantok ako sabi niya, pero nakagat ako ng daga sabi niya. Ay hindi, sabi ko, ahas ang nakakagat sa'yo, yun yung, kasi nagbabasa-basa din naman ako about sa mga kagat-kagat na ganun, kaya alam kong ahas na, pero hindi ko pa alam kung anong uri ng ahas. Gaano katagal ba bago nangyari yung sinasabi niya na bumibigat yung mata niya? No? Mga 10 or 15 minutes na. Pero nung una, hindi man niya alam na nakagat siya, di ba? Hindi. Basta nung nakita na po daw niya na may dugo, pinisil niyang ganun, pinalabas niya yung dugo. Tapos, nagmotor na siya, kaya mabilis na nakauwi dito sa bahay. Uminom siya ng tubig. Tapos yun, inaantok na siya. Inaantok ako, sabi niya, samahan mo akong magpatarok. Kasi pipikit na yung mata ko. Sabi ko, hindi ka kinagat ng daga, nakagat ka ng ahas. Basta kayo naramdaman nyo, ahas yung bumagat sa kanya dahil dun sa mga pinapakita niyang mga simptomas. Mabuti naman at palabasa kayo ng mga ganong information. Ano yung ginawa nyo nung ganon na maramdaman nyo na talagang ahas yung sinakay ko na siya sa tricycle, ako na yung nag-drive. Tapos talagang ahas na kasi hindi na siya makagalaw at hindi na rin siya makasalita kasi naglalaway na siya ng madaming. Talagang hindi na makuha yung laway. Kaya alam ko, pinabilisan ko na lang yung motor kasi alam kong mamamatay na din siya kasi bumubula, naglalaway. Tapos hindi na siya makasalita, hindi na rin siya makagalaw, pero pinipilit pa rin niya. Nung pagkasabi niya na inaantok siya, tapos tuloy-tuloy lang na mamaya, hindi na siya nakakapagsalita. Dire-diretso po, kabilis po. Hindi naman siya bumagsak? Bumagsak po siya sa tricycle. Sa loob, ganyan po yung itsura niya sa tricycle. Pero nakasakay pa siyang mag-isa doon sa tricycle? Nakasakay pa po siya. Ganyan na lang po yung itsura kung tumitingin sa kanya, na diretso na siya. Hindi ko naman siya pwedeng tulungan kasi nagda-drive ako at saka inaabot ko yung oras para sa kanya. Pero nung makarating siya ng ospital, ano yung wala na, dead on arrival na po siya kasi nakaganyan na po siya kasi nga patay. Pero yung mga kwan, nandito pa rin po yung mga laway na madami, tapos bumubula po yung kwan niya, bibig niya, and then tinignan nila lahat, no vital sign, sabi ng doktor, dead on arrival sabi nila, tapos yun nga edi iniwan na kasi nga patay naman na.
Ihintay na lang kung ano ba talaga yung cause of death. Ngayon, hinawakan ko naman po yung kamay ng asawa ko. Sabi ko, mag-pray ka lang. Sabi ko, lumaban ka. Sabi ko, dito lang ako. Sabi ko sa kanya, ilalaban din kita. Lumaban ka. Sabi ko, iyak na po ako ng iyak. Pero hindi pa rin po ako umaalis doon. Hindi ko rin po naman po matanggap na patay na siya. Ngayon, nung umiiyak ako, kasi talagang patay na siya. Hinawakan ko yung kamay niya. Sabi ko, lumaban ka, sabi ko. Mag-pray ka. Sundan mo ako. Sabi ko sa kanya. Pero buhay po talaga siya, naririnig niya. Sabi niya, oo, hindi pa ako patay. Sabi niya, huwag kang papayag na idadala ako sa morgue. Sabi din niya, yung isip niya, ano kayang gagawin ko para malaman nilang buhay pa ako? Yun naman yung nasa isip. Naririnig niya lahat. Naririnig niya lahat. Lahat daw ng pinag-uusapan, naririnig niya. Pero yung ginawa po niya, hindi po huminto yung luha niya. Linabas po niya lahat yung luha niya para malaman na buhay siya. Linabas niya ganun yung luha niya. Tapos sabi ko, Dok, lumuluha yung asawa ko, buhay siya. Di ba umalis na yung doktor? Umalis po, pero ganun, Dok. Tapos yung mga nurse po, tinawag nila, Dok, buhay yung asawa ko. Hindi yan iiyak kung patay na, sabi ko, kasi talagang luha, talagang dito may luha. Tapos, salamat po, Lord, sabi ko ganun. Tapos nung bumalik po yung mga doktor, tinignan po nila, mayroon na po silang nakuhang sign na buhay siya. Mrs., malaki pong gagastusin natin sa ICU, pero hindi pa po, wala pong 100%, 50-50 po na mabubuhay yung asawa nyo. Bahala na po, sige, yun. Tapos nung nilagyan po nila ng mga aparato, wala na naman po yung kanya, yung hininga niya, wala na naman po silang makuha. Yung pangbumba po na, yung parang lobo na ginaganon. Tapos, yung kinoryente din po nila, kuryente din po. Ganun pala kasi yung mamatayan ka ng asawa, naramdaman ko na. Kasi totoo, matagal na po siyang iniwan na din, mga ilang minuto, 5 minutes or 10 minutes na po, nandyan na lang, nakaganyan na lang po ako na nagpipray, nakaluhod ako dun na. Pero lumalaban po yung asawa nyo. Sabi ganun ni Doktora Lumba. Tapos sabi niya, ganun kalakas mo sa Panginoon mo, yung tiwala mo at pananampalataya mo sa kanya. Pinakita mo dahil mismo ako, nakakaalam na patay na nga. Wala na talaga. Kasi no vital sign na ano pang sasabihin mo kung hindi patay na nga. Nabuhay po siya. Pero nung na-inject na po siya, lalo nung dinala sa ICU, wala na daw pong alam yung asawa ko. Bali, 6 days po siyang na ICU. Comatose. Opo, comatose na po siya. Malaki po yung kung gastos, hindi ko na po makwenta o makwan, pero kahit po malaki yung ginastos namin, nabuhay naman po siya. 6 days pa, 7 days na nagising na siya. Nagising na po siya. Pang 7 araw, 6 days direkso. Nagising po siya, pero hindi po siya makasalita at hindi po siya makamulat ng mata. Tapos yung party po ng nakagat is namaga po. Ibig sabihin, pumunta doon yung mga antibodies, buhay. Tapos yung kulay po niya is violet na. Nagba-violet po yung balat niya. Pero hindi pa siya nagsasalita. Alam niyo lang na buhay dahil alam, kasi gumagalaw. Pag sinabi kong okay ka na ba, kwan ka na ba, kung okay ka na at nagising ka na, sabi ko, kasi pikit pa po lahat. Maga po lahat dito nakapikit po siya. Igalaw mo nga yung kamay mo, pisilin mo nga ako, yun. Pinipilit niyang igaganon, pinipisil na. Nagising na siya. Tapos yun, gumaganon po siya. Hanggang lumabas kayo, hindi siya nakakapagsalita o okay na nakapagsalita? Hindi po siya nakakapagsalita. Lalo na po nung tinanggal yung tubo, kahit nagsasalita siya, wala pong sound. Hindi po siya makapagsalita talaga, wala. Matagal pa po, isang buwan pa po. Isang buwan na kayo nasa labas. Bago nakapagsalita talaga. Oo. Hindi ko lang alam kung dalawang buwan, pero alam ko isang buwan . Pero lumalakad siya. Hindi po siya makalakad, hindi po niya kaya. Naka-wheelchair lang siya. Hindi po siya, kasi wala naman pong wheelchair. Hindi, nakahiga lang. Tapos kapag nandun na yung arenola or what, kasi kapag pupunta, hindi niya kayang tumayong mag-isa. Parang nawalan siya ng kwan sa mga ugat-ugat niya. Matagal. Tapos hindi po siya makakain. Hindi po siya makalunok ng tubig, kutsara.
Kasi maglalaki. Matagal pala yung recovery. Matagal po siyang naka-recover. Ang dami pa pala nating hindi alam din. Although, napakarami na po naming karanasan sa mga natutuklaw ng ahas. Kasi nung nag-umpisa kami noon, grupo kami. Dito siguro sa buong Pilipinas, pioneer kami sa mga nanghuli ng ahas para gawing hanap buhay. Ano yun eh, 1980s, 1990s. Sa mga kasamahan lang namin, halos naubos kami. Dalawa lang kami nga natira sa grupo eh. Pito kami sa grupo dati, yung lima doon namatay sa agat ng ahas. Kaya very familiar na doon sa mga namamatay. Pero yung mga nagsusurvive at nakakadanas ng coma na ganun. Ganun, ngayon ko lang narinig na napakatagal pala nung recovery. Magkano inabot yung, ano, hindi biro yun ha, ICU? Malaki din po. Sa ICU lang, karaniwan yung 15 to 25,000 per day. Sa bayad lang sa ICU yun. Yung bawat ampule ng antivenom sa ngayon nagkakahalaga yan ng 3,500 hanggang 5,000 sa mga private hospital. Pwede kayong gumamit ng 10, 20, may na-interview kami, 80 ampules ang ginamit niya. Okay. Imagine 80 ampules, i-multiply mo ng 3,500. Ganon kalaki yung gagastusin para lang mabuhay kapag nakagat ng cobra. Eh, hindi ko na po kasi kinuan talaga yung gastos. Basta nung nabuhay na yung asawa ko, bahal na dyan kung hindi ko na kinukwenta kung ilan pa yung babayaran. Importante ilan, kasi yung buhay. Importante, buhay siya. Yun na lang yung kinukuan ko. Kahit utang na lang, kahit na ano, hinayaan ko na lang kung ilan, pero basta malaki po yung nagastos. Kahit hindi naman po, basta alam po na matik na yun na kapag dinala sa ICU, malaking gastos. Gastos, hindi na matandaan. Pero isa lang ang sigurado matatandaan doon. Lahat ng inutang mo. Anong naging impact nung nangyari sa buhay nyo? Dahil wala naman kayong ganong kalaking halaga. Nagkaroon po kami ng maraming utang. Tapos yung pong bukid namin, nasanla po ng hindi din alam ng asawa ko kasi nasa ICU nga siya. Nung kwan po, napilitan na rin po akong bumalik ng Taiwan para makabayad. Nakasurvive din po kami dahil sa mga tulong ng kaibigan, kamag-anak. May mga, yung iba, mayroon din kasi nang hindi ko kakilala na nagbigay din inang tulong. Yung pong mayor namin eh. Ang laki po ng tinulong ni Mayor Cristy Angeles at saka yung pong kapitan namin, si Kapitan Rowel Jacob. Siya po yung tumulong, nagbigay po siya ng pera at yung tulong na inilapit niya ako na personal sa aming mayor. Kasi nung nangyari po yon, tinatakbo ko po yung asawa ko, nandun po yung kapitan namin, binigyan po niya ako ng pera. Pero hindi ko na po alam kung magkano or what. Dahil sinaksak ko po sa bag ko. Kapitan Rowel Jacob po. Kapitan Rowel Jacob, saludo po. Thank you po, thank you po. Tapos, siya po yung kasama ko na pumunta sa munisipyo. At sa kay Mayor Cristy Angeles po, agad po niya kaming binigyan ng pera na sa bulsa niya. Sinabi niya, ito yung tulong kong sarili ko. Binigyan po niya ako ng pera. Tapos, dun sa opisina, yung mga kailangan ako. Iba pa po yun. So maraming salamat at saludo kay Kapitan Rowel Jacob. At syempre, maraming salamat din po sa ating butihing mayor ng Tarlac City, Cristy Angeles. Maraming salamat po. At saka yung pong doktor na hindi po kami pinabayaan from the start hanggang pong umuwi kami, Doktora Dorcas Lumba. Doktora Dorcas Lumba, maraming salamat po sa inyo. So sa naging karanasan mo, madam, ano yung maipapayo mo dun sa ibang mga kababayan natin na mga kapwa natin magsasaka o nakatira sa mga ganitong klaseng lugar? Eh, ang mapapayo ko lang po, pag nakagat po kayo ng ahas, kahit na anong uring ahas, sa hospital po talaga yung punta natin. Kaya yun lang po yung gusto ko na ikwan sa lahat po ng nanonood na dahil po sa karanasan ko, hindi pa po patay yun, ilaban lang din po ninyo. Sigurado pong nandun kayo sa hospital at alam po niyang gagawin ng doktor kung ano yung the best na
para makasurvive. Imagine po, iisipin nyo na patay na yung pasyente nyo, yung pala, alam na alam pala niya. Naririnig po. Alam na alam pala niya yung nangyayari, naririnig pala niya. Hindi lang siya makasalita, hindi niya maikilos kahit na yung bibig niya, kahit na yung mata niya. Hindi niya masabi na buhay pa siya, kaya gusto kong bigyan ng emphasis yung kung ano yung nararamdaman ng pasyente na nakagat ng ahas. Doon sa point na yon na akala mo patay na siya. May isang natuklaw ng ahas na bata na na-feature din ng ibang mga kasama natin dyan sa South. Ang sabi nung tatay, bit-bit-bit-bit daw niya yung anak niya, tumigil daw sa pagkalaw at saka tumigil sa paghinga. Ang pagkasabi niya, kumo ako'y ama, alam ko na yung anak ko wala na, sabi niya. Hindi po natin alam yon, doktor po dapat ang magko-confirm kung buhay o patay na po yung pasyente. Tatandaan lang po natin lagi na ang tuklaw ng ahas ay isang medical emergency. Huwag po tayong magpatumpik-tumpik at huwag po tayong mag-aksaya ng oras dahil buhay at kamatayan na po ang nakataya. Pumunta po tayo agad sa pinakamalapit na ospital. Huwag po nating iisipin na gaya na sinasabi ng marami, pupunta ka ng ospital, wala namang anti-venom. Kahit po walang anti-venom, posible pong may magawa ang doktor para ang pasyente ninyo ay makahintay hanggang makakuha ng anti-venom. Sa ngayon po, nagsasaka pa rin po kayo. Alam nyo na kasama talaga natin dito sa kapaligiran yung mga ahas. Anong pag-iingat po yung ginagawa nyo sa ngayon? Tinitignan ko yung dinadaanan ko na, sir. Anong may, muna? May pamalo na ako. Pamalo. Sa nangyari po sa inyo, galit po kayo sa ahas? Hindi naman, sir. Hindi naman ako galit. Kaya lang, kung makikita ko sila, siguradong papatayin ko na. Hindi galit, pero papatayin na. Pero naniniwala kayo na hindi rin sinasadya nung ahas. Palagay ko siya mismo yung naapakan nyo. Kaya... Siguro, sir. Karaniwan naman kasi ganun. Defensive lang yung mga ahas . Hindi naman sila nandyan para perwisyuin tayo, para saktan tayo o patayin tayo. Nandyan sila para tumulong. Sila yung ating mga natural pest control. Kung mawawala sila, mas malaking perwisyo yung mangyayari. Magkakaroon ng imbalance ang kalikasan, magkakaroon ng infestation. Yung lumikha ang naglagay sa kanila dyan. Kaya ang kailangan po talaga natin, makilala sila, malaman yung characteristics nila at malaman kung paano maiiwasan yung encuentro natin sa kanila. Nandyan lang sila sa paligid . Kaya kasama natin ngayon si Suma para subukan kung tingnan natin kung saan siya makakakuha ng makakita ng ahas dyan. Yung mga ahas nandyan lang kasi, pero dahil mas malaki yung takot nila sa atin, nakatago lang yan. Perfect yung kanilang camouflage. Kahit konting sukal lang na ganyan at gumapang siya ng dahan-dahan dyan, hindi mo siya mapapansin. Saglit lang mawawala yan, akala mo nagiging invisible. Kaya nandyan lang sila, kasama talaga natin, yung mga encuentro na kagaya nung nangyari sa'yo, aksidente lang na nangyayari yung mga ganon. Nandito sila para sa ikabubuti ng kalikasan. Dilan na lang si Tatang, gusto raw makita mo. Asan mo ang... Ay, sabag na! Ay, ayaw ko! Ayaw ko! Ayaw ko! Yo, okay na.